state of the nation. Nahulog sa bangin ang isang wing van sa Southern Leyte. Sugatan ng pahinanting nakatalon palabas at ang driver na naipit sa windshield. May report si Tina Panganiban Perez. Garcia guys, pinto yan. Hindi na nakapag-deliver ang wing van na yan na dumiretso sa bangin sa Pintuyan, Southern Leyte. Kailani. Ang driver, sugatan at makikitang naipit sa windshield. Nagkalat din ang sandamakmak na dry goods na ide-deliver sana sa bayan ng San Ricardo. Ang pahinante, nakatalon daw palabas bago mahulog ang sasakyan. Pero sugatan siya at hindi maigalaw ang kanyang katawan. Ayon sa mga pulis, nawala ng preno ang wing van pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Nawala ng kontrol ang driver at sumalpok ang sasakyan sa barikada bago nahulog sa bangin. Parehong isinugod ang driver at pahinante sa ospital, habang ang wing van hindi pa rin natatanggal sa bangin. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Papasok ng balita, isa ang patay sa aksidente sa bahagi ng Skyway sa Parañaque. Animang sugatan. Sangkot sa aksidente ang isang kotse, motorsiklo, van at truck. Samantala, nakakulong na ang driver ng truck na umararo sa mahigit 20 sasakyan sa Quezon City kung saan 4 ang namatay. Git niya, hindi siya tumakas. Natakot lang po ako ma'am dahil sa baka kuyugin po ako eh. Ayon sa driver, hindi kumagat ang preno ng truck habang pababa ng Katipunan Aurora flyovers northbound. Kasama yan sa mga iimbestigahan. Maharap sa iba't ibang reklamo ang truck driver kung maghahabla ang mga biktima sa loob ng 36 na oras. Naglabas na rin ng Department of Transportation ng show cause order sa driver at may-ari ng truck para pagpaliwanagin sa nangyari. Dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa susunod na taon, ano naman kaya ang mga magiging in-demand na trabaho? Alamin sa report ni JP Soriano. Next year pag-graduate sa kursong Information Technology si Ishi. Pero ngayon pa lang, naghahanap na siya ng potential job openings. Sa Philippines po kasi mahirap po maghanap ng trabaho po. Sumabay pa po yung AI na parang pumapalit na po sa mga tao. Batid daw ito ng Labor Department. Pero imbis na hamon, sabi ni Secretary Bienvenido Laguesma, tignan na lang daw ang AI bilang pagkakataon para makabuo ng iba pang uri ng trabaho. TESDA, which is an attached agency of the Department of Labor and Employment, is now actually doing yung mga programa with respect to AI. Kumpara noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Oktubre base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Gayun din, ang underemployment rate o yung may trabaho nga pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat ng trabaho sa sahod at benepisyo. Ang University of the Philippines naglunsad ng Job Placement Office. A better match would help, no, in their employment. And the most important, scholar ng bayan ito, mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Batay naman sa key employment generators para sa mga susunod na taon, in demand pa rin ang mga trabaho sa manufacturing, agriculture, transport and logistics, tourism, construction, healthcare creative industries, education at IT. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumaan ang isang warship ng Amerika sa May Spratlys bilang paghamon sa paglilimita ng ibang bansa, kabilang ang China sa malayang paglalayag doon. May report si Chino Gaston. Ito ang USS Preble, isa sa mga warship ng United States Navy na kung tawagin ay destroyer. Sinabi ng US Navy na naglalayag kanina ang USS Preble malapit sa Spratly Island sa South China Sea bilang bahagi ng Freedom of Navigation Operations. Ayon sa US Navy, ang pagdaan ng USS Preble sa pinag-aagawang teritoryo ay paghamon sa paglilimitang ginagawa ng China, Taiwan at Vietnam sa Innocent Passage o malayang paglalayag sa lugar. Gaya ng pag-require sa mga dadaang barko na magpasabi o humingi muna ng permiso, bagay na tinawag na unlawful ng US Navy. Ang Armed Forces of the Philippines sinabing hindi nila alam
ang tungkol sa pagdaan ng USS Preble sa Spratlys. Under the controls, they are allowed to freely sail all freedom of navigation operations past the high seas, not the territorial waters. Ang pagdaan ng USS Preble nangyari kasunod ng panibagong insidente ng paghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mas malinaw at detalyadong drone video mula sa PCG at BFAR, makikita kung paano tinarget ng China Coast Guard 3302 ang tambucho ng BRP Dato Pagbuwayan nitong Miyerkules. Ayon sa crew ng barko, kung pinasok ng tubig ang tambucho, posibleng mamatayan sila ng makina. Kalauna, nagbago ng target ang PCG at pinatamaan ng tatlong tangke ng krudo sa likuran ng barko. Patuloy ang pagtakbo ng BRP Dato Pagbuwaya patungo sa direksyon ng Scarborough Shoal nang habulin at banggain ang higanteng barko ng China. Bahagya umanong tumagilid ang BRP Dato Pagbuwaya. Ang sister ship naman ng Pagbuwaya na Dato Matanam Taradapit na nagpapatrolya sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding sadyang banggain ng isang Chinese militia ship. Mabuti na lang at hindi nito inabot ang barko ng BFAR. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinaga at sinaksak ang isang mag-anak na papunta sa kanilang tubuhan sa La Castellana Negros Occidental. Patay ang mag-asawa. Iniwan pa sa bangkay nila ang karatulang magnanakaw raw sila ng kamote. Ang kanilang anak na 18 taong gulang, tinaga rin sa ulo pero nagpanggap na patay at nakaligtas. Apat ang salarin. May persons of interest na mga pulis sa krimeng tinitingnan kung pag-iganti ang motibo. Isang aso naman ang pinana sa Bacolod City. Sinaklolohan ng isang NGO ang asong si Tiger na ayon sa sumbong ng isang estudyante ay tinamaan ng maliit na pana sa tiyan. Dinala siya sa vet clinic para maoperahan. Itong November 25, isa ring aso sa Bacolod ang pinana na ikinabahala ng City Veterinary Office. Inaalam na ng LGU at pulisya kung sino ang pumana sa aso. Plano rin ng pulisya na maglagay ng Animal Welfare Desk. Game 2 na bukas ng NCAA Season 100 Men's Basketball Finals. Magkakaalaman na kung mauwi ng Mapua Cardinals ang kampyonato o kakasapa para sa Game 3 ang Binil Blazers. Mapapanood ang Game 2 bukas 2:30 p.m. live sa GTV at Heart of Asia. Pinarangalan ng mga programa at personalidad ng GMA Network sa Anak TV Seal Awards 2024. May report si Von Aquino. Hinirang bilang isa sa household favorite programs ang 24 Oras na nakatanggap din ng Anak TV Seal. Binigyan din ng Anak TV Seal ang 24 Oras Weekend at ang Balitang Hali ng GMA Integrated News. Pati ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, 1 North Central Luzon at 1 Western Visayas. Ang mga parangal tinanggap sa pangunguna ni GMA Senior Vice President and Head for Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang New Heroes of the Game Game On at New Heroes of the Game Opening Ceremony ng GMA Synergy. Binigyan din ng Anak TV Seal ang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder at Pinasarap, Household Favorite Programs din ang Family Feud, I Witness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto at Pulang Araw. Nanalo bilang Anak TV Female Makabata Star for Television sina Pulang Araw Star Barbie Forteza, Unang Hirit Host Shaira Diaz at May Ilonggo Girl Star Jillian Ward. Kinilalang Anak TV Male Makabata Star for Television sina Alden Richards at Michael V. Tinanghal bilang Makabata Hall of Fame Awardee si Drew Arellano. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. 19 days na lang, Pasko na! Hindi kailangan mabutas ang bulsa para may panregalo ngayong Pasko. Ang mga Christmas gift ideas mula sa Divisoria sa report ni Katrina Son. Siyempre kapag Pasko, hindi mawawala ang gift giving.
Kaya sa mga nag-iisip ng regalo o pang-giveaway, heto ang ilang maaring pagpilian. Inbound na panregalo sa mga batang babae ang fashionable bags na may iba't ibang kulay. Talaga namang matutuwa ang mga Kikay Kids na pagbibigyan nito. Kung ang hilig naman ay stuffed toys, may mga stuffed toy bags din na Labubu inspired. Yan ang mga uso sa kabataan ngayon. Siyempre, kung ano uso, yun ang iyalo mo, ibebenta. Mabibili ito sa halagang 150 to 250 pesos. Mabili rin ang chunky slip-ons para sa mga bata. Bukod sa makulay, may mga dekorasyon pa itong characters. 150 pesos to 250 pesos yan, depende sa disenyo. Marami ring mapagpipili ang laruan sa halagang 70 pesos to 200 pesos. Kung ang hanap naman ay para sa mga kaibigan o kaopisina. Perfect ang 3 for 100 pesos na mga tumbler na ito. Mabili po yung tumbler kasi po useful at maraming gamit. Unisex po, pwedeng pambabae, pwedeng panlalaki. May mga towels din na magaganda at makapal na 2 for 150 pesos lang. Pwede pa raw yan i-personalize. Hindi rin mawawala ang mga t-shirt na halagang 50 pesos at mga bags na 100 pesos pataas. Kaya ngayon pa lang, may mga kinukumpleto na ang kanilang gift list. Mga magagamit talaga. Kasi sa laruan, depende. Madali na kasi masira ang laruan eh. Mga ano, mga gamit, gano'n. Tulad ng mga damit, chinelas. Mga damit, pambata, mga t-shirt ng pang ano, pang regalo. Dito kasi sa Divisoria, mas cheaper na, marami ko pa mabibili sa budget. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumabog ang bahagi ng isang bangketa sa Lima, Peru. Nahulog sa butas at nabagsakan pa ng takip ang babaeng dumaan. Sinaklaloan siya ng sundalong nakabantay roon. Maayos na ang kanyang lagay. Ayon sa mga otoridad, sumabog ang electrical box na nasa ilalim ng sidewalk. Posible raw na may problema sa kable nito kaya nag-overload ang kuryente. Ikaw ang mag-intro. I will rest my voice. Darren, please. Here she is, Kapuso actress and Gen Z royalty. Welcome, Cassie Legaspi! Yeah! Cassie Legaspi, special guest sa End the Breadwinner is segment ng It's Showtime. Hi, Cassie. Welcome to Especially for You. Before anything else, Cass, bumati ka muna sa Madlang People. What's up, Madlang People? Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Dancing skills ni Jeneline Mercado at Dennis Trillo naghatid ng good vibes sa netizens. Megan Young at Mikael Daez expecting na sa kanilang first baby. Ladies and gentlemen, I present to you Rosé ng Blackpink. Inirelease na ang long-awaited debut solo album na Rosé. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa bandang dulo man ng Pilipinas, hindi dapat ihuli sa inyong travel bucket list ang pagbiyahe sa Zambasulta. G tayo dyan, kasama si Jonathan Andal. Bukod sa kulturang mayaman, hitik din sa iba't ibang pasyalan. Biyaheng Zambasulta mula Zamboanga City, Tupasilan hanggang sa Sulu at Tawi-Tawi. Marka ng pagiging Muslim region ang iba't ibang moske tulad ng makulay na moske sa Zamboanga City, Geras Mosque sa Basilan. Maging ang mga kapitolyo, dinarayo rin dahil sa arkitektura. Dulo man ng Pilipinas, hindi ito nagpapahuli sa nagkagandahang beaches. Lalo na ang Sulu, kung saan matatagpuan ang Sunny Sunny Beach, rock formation sa Kapuwal Island at, syempre, ang white sand beaches sa Tawi-Tawi tulad ng Sikulan Island na may lumang parola at Panampangan Island. Na-feel ko na napaka-underrated na mga isla, na mga dagat doon. Kaya every after 3 months, nagsiset ako ng schedule doon para at least ma-encourage ko yung mga travelers
napupuntahan itong isla kasi hindi mo akalain na nasa Pilipinas ka pala. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.